Harapan ng dalawang Pinoy sa Japan B-League, Kai Sotto versus Carl Tamayo, ganda ng laban. Rematch game na ng Hiroshima Dragonflies kontra dito sa Ryukyu Golden Kings. Ito na ang unang beses na maaaring magkatapat ang dalawang Pinoy dito sa Japan B-League na si Carl Tamayo at Kai Sotto. Hapon nga itinalo dito ng Ryukyu ang Hiroshima sa score na 78-68, samantalang nakapag-produce naman dito si Kai Sotto ng 7 points, 2 rebounds at 1 block. Kabila niya na hindi pinaglaro dito si Carl Tamayo para sa Ryukyu. So ito na ang uling tsansa na maaari magkatapat ang dalawang Pinoy dito sa regular season. Nga pala, parehong pasok na ang dalawang koponan na to sa playoffs, so wala nang bearing kung ano man ang mangyari dito sa laban na to. So dito na tayo sa opening quarter, coming off the bench ng 7-footer, kaya under 5 minute mark na siya dito na ipasok. 0 out of 2 dito from the paint ang 7-footer, samantalang meron naman siya ditong 1 assist. Ting lamang dito by the end of first quarter ng Hiroshima Dragonflies dahil sa ganda ng team effort dito ni Evans at Nick Mayo. Samantalang last 9 seconds na nang pinasok dito si Carl Tamayo para dito sa Ryukyu, natapos ang first quarter 26-20 up by 6 ang Hiroshima. Start na ng second quarter, finally nagkaroon din ng pagkakataon na magkasabay sa loob ng court si Kai Sotto at Carl Tamayo. Under 9 minute mark, Mintes, ang unang subok dito ni Carl Tamayo sa kanyang jump shot. Nasundan niyan dito under 7 minute mark, Kai Sotto versus Carl Tamayo. Mubok mag-drive sa ilalim si Tamayo pero ganda ng depensa dito ni Sotto. Nasundan na naman niya, nangarapan nilang dalawa, Sotto versus Tamayo, na iwan si Sotto. Pero buti nilang to the rescue dito si Evans, buta tatuloy si Tamayo. Pero never say da itong si Carl Tamayo, nakamit niyang kanyang unang corner 3 para dito sa Ryukyu under 5 minute mark. Hindi pa nakontento si Carl, tumira ulit dito ng 3 sa harap mismo ni Evans. Last 2 minutes, sinusulit na ni Carl Tamayo ang oras niya dito para sa Ryukyu, minsan lang siya bigyan ng ganitong pagkakataon. Dan ang fade away shot para magkaroon siya dito ng total of 8 points by the end of second quarter. 46-39 up by 7 ng Hiroshima Dragonflies, samantalang wala pa rin puntos dito si Sotto with 3 assists, 2 rebounds para dito sa Hiroshima. Dito sa third quarter, di kitan lang ang score sa pagitan ng dalawang panig. Patuloy pa rin ang pagpapaulan ng 3 dito ni Carl Tamayo para sa Ryukyu Golden Kings. Samantalang under 5 minute mark na, nakamit ni Kai ang kanyang unang puntos dito mula sa isang layup. Lang saglit lamang, nagkaharap na ang dalawang Pinoy, Kai Sotto versus Tamayo. Ganda ng pinakita dito ni Carl. Another foul committed para kay Sotto. 1 out of 2 na ipasok dito ni Carl sa free throw. At tapos sa third quarter, tabla sa 60 ang score. Pagdating ng fourth quarter, di kitan pa rin ang laban sa pagitan ng dalawang panig. Unti-unti pa rin kumakana dito si Evans para dito sa Hiroshima Dragonflies. Samantalang unti-unti rin nagpapakitang gilas dito si Tamayo para dito naman sa Ryukyu. Under 2-point pull-up para dito kay Carl under 8 minute mark at meron na siya ditong 14 points. Last seconds dito sa fourth quarter, tabla sa 70 ang score pero bigla na lang napasok dito ni Osawa ang kanyang 3-point pull-up dahilan para manalo ang Hiroshima Dragonflies 73-70. Pero ang 3 points dito para kay Kai at 14 points para kay Carl Tamayo.